no provision of a blessing. Ano ba yung ibig sabihin ng provision? Kasi labing pro means for. Vision for you to see. Ito nga yung sinasabi provision. So kailangan alisin natin, make no provision. Kailangan din natin makita. Kung ikaw alam mo na nga, na hindi maiwasan ang takayan, eh umiwas ka na. Para hindi mo na makita, ito, alam mo na nga, kaya naalala ko, sabi, sinong gusto na i-give up? Sinong gusto na i-give up ang kanilang mga biases, yung kanilang mga bisyo, nagtaas ang kamay. Nagtaas-taas ang kamay isa, sabi niya, ako po. Ako po, sige, tapon niya yan. Tinapon. Tapon niya yan. Tinapon. Anong ginagabihan? Nag-grip yung lalaki ko. Hindi na tao talaga tumanggap ng parang buwan. Pero kinagabihan, nag-grip naman siya sa pagsisigarilyo niya. Inakyat niya sa bubungan yung sigarilyo niya dahil tinapon niya, sumapit sa may bubungan. Inakyat niya dahil nakikita niya pa rin. In order for us, para hindi natin makita yung mga vision na yan, na mga addiction sa ating katawan, sunugin natin yung bridges para hindi na natin mabalikan. Sunugin natin mga bagay na nakakasira sa buhay natin para hindi na natin makita. Make no provision sa mga bagay na nakapaghihina sa atin. Tandaan natin, ito yung mga bagay na sisira sa atin. Darating ang panahon, sisingilin tayo. Maaaring sa umpisa masarap ito. Pero darating ang panahon, ito ang sisingil sa atin. Ito ang sisira sa katawan natin. Dahil itong katawan na ito, maaaring sabihin natin, akin naman ito. Mali. Itong katawan na ito ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Kesa umaring ito, church, we need to wake up. Kailangan muli magpaliktog tayo sa ating Panginoon. Ito ang nangyayos niya sa 1 Peter 2:11-6. Sabi niya, I urge you as aliens and strangers to abstain from flesh lust which wage war against the soul. Huwag na natin balikan, kalikuran na natin. Ito yung mga bagay na paghihinder na kayang gawin sa atin ng Diyos. Minsan napakalaki ng naghihintay para sa atin. Minsan napakalaki ng naghihintay sa atin. Pero yung mga bagay na hold back sa atin, ito yung mga flesh na nag-create pa rin tayo. Ito yung bagay na ginibag ko. Ayan po eh. Hirap po yun. Na hindi maniisip yung sarap ng buhay. Naalala ko pa rin kasi na doon naghihintay yung Mercedes-Benz ko. Hindi ko po pinag-iayabang ito para sabihin sa inyo, kundi sinasabi ko lang na ito yung pinarahan sa akin ng Lord. At sinubukan ako, Lord, kung kakot ay ihipap ito. Ang sarap kainin ni steak araw-araw. Pero itong lahat na ito'y kinalimutan ko. At ilagay ko sa sarili ko kung saan tinawag ako ng Diyos. Hindi kailanman napantayan ng fulfillment ko, yung mga magandang bagay na pinamasa ko sa fulfillment ko na kasama kayo ngayon sa umaga nito. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Nung gusto niya, it's time to stop pushing the snooze button. Tama na po yung pinto tayo ng pinto. Kisa, ilang beses ko na pinindo hanggang sa malate ka na. 5 minutes pa, Lord. Pindot ka na. 5 minutes pa, Lord. 5 minutes pa. It's time to wake up, church! Gumising na tayo! Kung gusto natin maranasan ang tunay na presensya ng Diyos, gumising na tayo at muli balikan ang pag-ibig niya sa atin. Ito ang nais sa atin. Time is short. Napakaisin ang panahon, napakarami pang kaluluwa na dapat natin kabutin. Napakabilis ng panahon na ibahagi niyo na ba sa kamag-anak niyo, kaibigan niyo, ang kayang gawin ng Diyos sa buhay niyo. Ang testimony natin mismo ay napaka-powerful tool para makonvey sa ating mga kaibigan na tunay nga na binagatan ng Diyos. Ayun na yung bagay. Lord, unang tawag sa akin ng Diyos, Lord, paano ako tatawag sa lugar sa Diyos? Wala naman iniwala sa akin. Alam naman nila yung nakaraan ko. Alam nila naman nila ako na yung pagkatawa ko. Hindi doon siya bumalik. Sabi ng Lord, kung may pwede na hindi kaya maniwala sa magagawa ko para sa iyo, papalit ako ng 300 na kaya maniwala sa magagawa ko para sa iyo. Ay, ibig sabihin, pag binago tayo ng Diyos, hindi na makikita yung lumang pagkatao natin, makikita kung ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi importante kung anong mga nakaraan natin, hindi importante anong mga pinagdaanan natin, hindi importante mga kasalanan natin nakaraan, ang importante kung ano ka ngayon sa harapan ng ating Panginoon. At sa umaga nito, nagkagawin ng Diyos. Nagkagawin ng Diyos. Sa ating pag-uumas, nalikapong, lahat tayo tumayo.